Magandang araw. Johnny the Bagger ulit. Gusto ko lang magbigay ng komento tungkol dito. I'm not sure if this is a actual or not, but natawa lang ako sa parting ito. Sabi daw ni Chris Aquino, if the Marcos decides to run for presidency, I will just have to run for presidency too. Just to show the public kung paano namin mga Aquino pakainin ng alikabok ang mga Marcos. Nothing serious, katuwaan lang. Tatakbo ako bilang presidente, sabi ni Chris Aquino. Diba? So, sa inyo guys, kumusta? Nga pala, bago ako magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and then click nyo na rin yung like button at saka yung bell notification sa baba, yung bell na merong dalawang guhit sa gilid. Yan po yung notification para lagi kayong ma-update kapag may mga bago akong komentaryo sa mga nangyayari sa ating paligid. So guys, sa pagpapatuloy, medyo napaisip akong bigla, anong alikabok ang tinutukoy nito ni Chris Aquino? Alikabok kaya na galing ng lahar? Galing ng Taal Volcano? Kasi kung siseryosohin natin, talagang hindi lang naman ang mga Marcos ang pinakain nila ng alikabok. Kung hindi, ang bansang Pilipinas din, no? Ang taong bayan, pinakain nila ng alikabok. Ang tatay nito, ni Chris Aquino, si Noynoy, maalala ko, ay isa sa mga founder ng Communist Party of the Philippines, ang NPA, ng grupo ni Joma Sison. Co-founder siya at yung kanilang Hacienda Luisita ay isa sa training ground ng mga bagitong NPAs. Diba? Na kalaban na kalaban ng gobyerno. At syempre ni na Marcos. Tapos umimbento ng istorya yung Jabida Massacre na nagpainit ng ulo ng mga Muslim laban sa gobyerno. Eh, pati tuloy itong si Nur Miswari, Professor Nur Miswari at age of 27 sa UP Diliman, iniwanan niya ang kanyang profesyon at tumunta ng Mindanao para magtayo ng grupo para palayain ang mga kalahi nila mula sa gobyerno, pumalas sila dahil nga sa injustice na dinadanas nila. Diba? And later on, he found out na nagoyo siya nito. Kasi nga, may protektahang interest si dating Senator Ninoy Aquino. And then yung Plaza Miranda bomb na lumilitaw ngayon sa paglipas ng panahon na sinisisi nila si Marcos ang may kagagawan, eh siya pala ang may kagagawan. Dahil umamin itong si dating etong si dating NPA na naging nagbalik loob sa gobyerno at naging general hanggang pati ng ISAF ng intelligence ni PGMA si Victor Corpus. O si General Victor Corpus nung madoktrinahan ito ng mga NPA, nilusob nito ang PMA at kinuha nila ang mga armament, ang mga armas, no, mga baril doon sa PMA sa Baguio. So, yan siya na kilala. Ngayon, nung naging pangulo, no, naging presidente itong si Cory Aquino, ang kanilang nanay na nilalakad nila na maging santa, eh ang mga nangyari sa ating bansa ay talaga namang very, very horrible. No? Well, kasalanan na rin naman kasi ito ng mga Pilipino. Nagpadala sa black propaganda ng mga yellow tards. So, just giving credit to Pinoy History, this blog, sabi rito, in 1987, the late Corazon Aquino has approved the sale of 113 state-run businesses, so government's assets, including Philippine Airlines, several banks, and 19 subsidiaries of National Oil Company. Yun. Eh, totoo naman na sa panahon ni Cory Aquino, nagsimula ang pagsasabata sa ang first step towards privatization. Isa dyan sa inuna niyang trinabaho ang Meralco.
No, pagbabalik ng Meralco sa kamay ng Lopezes yung kuryente at ng ABS-CBN. Yan, sa mga Lopezes. Yan ay malaking utang na loob ng Lopezes sa kanila. Kaya, ang lakas ng loob nilang umutang sa Development Bank of the Philippines, kung ilang billion yun, and then write off na lang nila. They condone. Binaliwalaan na lang nila ang kanilang utang. No? Parang tipong nag-declare ng bankruptcy para masabing wala na silang kakayanang magbayad. Diba? Pero ngayon, buhay naman sila. At napakayaman. At sinasabi ng maraming tao na imposible. Kasi napakayaman. Sa ngayon, nakikita ninyong ganyan ng ABS-CBN na sabi napakayaman. Totoo yan, napakayaman ngayon ng ABS-CBN. Hindi ko naman sinasabi na hindi sila nagdanas ng kalugihan ng bagong soli ni Cory Aquino sa kanila, ang ABS-CBN. Of course, nagsimula ulit sila. Pero, meron silang hindi naman sila nalugi kasi nagpatuloy, no, ang ABS-CBN. Hindi nagkaroon ng closure mula nang may balik sa kanila ni Cory Aquino hanggang sa ngayon. Plus, ito pa, inistapa pa nila si Rodrigo Duterte na dating kandidato pagkapangulo at ngayon at talagang nanalo naman, o lalo tuloy nagka-leche-leche ang ABS-CBN sa kanilang goal to get the franchise renewal. So, imagine 113 privatization. Ang sumalo na ng kapalpakang ito ay si FBR na. Si Fidel Valdez Ramos. Kaya ang tanong, ito pa nung dumating pa itong anak, si Noynoy Aquino. No? Anong ginawa ni Noynoy Aquino? Unang-unang alikabok na pinakita sa mga Pilipino, yung kay Mendoza, yung mga taga-Hong Kong na namatay, yung mishandling doon. Pinakamalala ang mamasapano pagkawala ng teritoryo natin ng control natin dito sa may badang sa West Philippine Sea. So nagkaroon ng standoff, nakipagkasundo na pareho nga atras ang Pilipinas, mag-aalis ng puwersa, pero ang China kasi may sama ng panahon noon eh. So atrasan daw muna, pero ang China hindi talaga umalis. Pero ang Pilipinas totaling umalis. Pero natuklas ang kalaunan, si Antonio Trillanes or Senator Antonio Trillanes ay authorized ni Noynoy Aquino na makipag-backdoor negotiation sa China, which he failed and he won't disclose kung ano yung what transcribed in there, the 16 backdoor negotiations, which is very questionable kasi ano ba, may kakayahan ba mag-desisyon, makipag-backdoor channeling ng negotiation ng isang senator? Ito ay isang presidential function. So, doon pa lang nag-malfunction agad. So, and then, we got yung US ship na nakasira doon sa Tubataha Reef na pinalusot lang niya. Tapos, yung Mama Sapano, yun ang halos pinakahuli. Yung Mama Sapano, hindi, may Yolanda pa pala. O, di ba? Ngayon, bago umalis si Pinoy, inaprubahan niya ang halos nasa 46 or let's say less than 50 projects na panggobyerno. He just approved it. He just approved those projects. But he did not initiate it. Except itong ano, itong connection ng North and South Superhighway na ginagawa rito sa A. Bonifacio mula dyan sa may Caloocan plus may Baisa and then portion of Caloocan hanggang dito sa may Sergeant's Guerra, Araneta Avenue, yan, Paco, papunta yan ng South Superhighway. Doon ang connection nila. Pero sino ang trumabaho ng lahat ng proyektong inaprubahan lang niya na dapat sana ginawa niya ang approval pag-upo pa lang niya, sinimulan na nila para na-supervise niya ang pagkayari nito at pagtatapos. Diba? So, anong silbi nun? Parang sinabi mo lang, may project tayo. Tapos, binigyan mo ng approval, hindi mo naman inisip paanong budgetan, paanong isagawa. Inasa mo na lang sa susunod. And then, yung kanyang grupo, they're expecting credits. Credits for what?
just for approving those projects, of course. But when it comes to completion, that's on our side of the coin. Diba? So, yung sinasabi ni Chris Aquino na kung paano pakainin nila ng alikabok ang mga Marcoses, well, I don't think so. And hindi ko nga rin maisip. Kasi with the result of the previous election, yung laban ni Bam Aquino, well, pasensyahan. Eh, si mukhang kay Bam Aquino nag-reflect ang huling alas, no, ng mga Aquino. Sa kanya na rin mismo kasi yung mga remarks niya, yung mga projects niya, no, naging siyang credit grabber, doon siya na mas nakilala, eh, yun na naging problema rito kay Bam Aquino. Parang mas mabuti pang mahal siya ng taong bayan nung nasa Channel 2 siya. Diba? Mas nakakatuwa si Bam Aquino. Pero nung naging senator na, pak shit, talagang pinakain tayo ng alikabok. Kaya yung sinasabi ni Chris Aquino, napakakainin nila ng niyo. Para malaman lang daw kung paano pakainin. My God, Chris, you will run for presidency. No, kung ilang million na ang Pilipino. Tapos, yun lang ang dahilan mo para lang malaman. And afterwards, ano na? Nga, sa madaling salita, ang mga taong, ang taong bayan, dahil wala kayong, o wala kang talagang programa or program of action. Diba? Kaya, siguro, mainam pa kayo sa Kino, eh, wag ka na lang magpapansin. No? Siguro, okay na sa amin yung makita kang artista, yung ganyan yung relationship mo sa mga naging boyfriends mo, sa mga anak mo, okay na sa amin yun. Please lang, huwag ka nang dumagdag pa sa mga alikabok na ibinigay ng pamilya mo sa bansang ito. And guys, thanks for watching and please don't forget to subscribe. Again, click like and the bell notification button para lagi po kayong updated sa mga bagong videos po na magko-commentary tayo. At magbigay na rin po kayo ng please suggest any topics and please comment down below and let's have interactions. Alright? So, thank you.